Ang tanong para sa video na ito, bakit hindi karapat-dapat na magpatuloy sa pagsasanay si Aldous? Pinanood niya ang paglalaban ng dalawa gamit ng kanilang dasal na taglay. Ilang sandali pa ang lumipas ay biglang napaluhod si Elias. Tatayo na sana si Mang Lucas, ngunit pinigilan siya ng binata. Guro, huwag po kayo makikialam. Wika ni Elias, at kaagad namang nagbalik sa pagkakaupo si Mang Lucas. Hanggang sa sumugod na si Aldous papunta kay Elias na siyang pinakamalaki niyang pagkakamali. Dahil biyasa sa labanang pisikal si Elias. Habang papasugod si Aldous, dumampot ng maliit na patpat si Elias at ito ang ginamit niya upang ipangsangga sa kanyang kaibigan. Laking gulat ni Aldous dahil nang maglapat ang tungkod na hawak niya at ang patpat ni Elias, kaagad siyang tumalsik ng napakalayo. Sa pagkakataong ito, pumagitna na si Lucas upang pigilan ang kanilang labanan. Dahil alam na nitong walang laban si Aldous kay Elias sa kumbating pisikal. Tama na yan, Elias at Aldous. Pareho nyo nang napatunayan ang inyong mga sarili. Wika ni Mang Lucas, ngunit kapwa hindi nagpapigil ang dalawa. Sa pagkakataong ito ay galit na si Aldous kay Elias. Kaya naman inusal nito ang pinakamalakas niyang dasal. Labis itong ikinagulat ni Mang Lucas. Ito ang dasal na kung tawagin ay sibat ng mga arkanghel. Habang nag-uusal siya ay itinaas niya ang kanyang kamay. Nakita ni Mang Lucas at Elias ang limang bola ng liwanag na namumuo sa paligid ni Aldous. Oy, Aldous! Itigil mo yan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Wika ng kanyang guro. Akmang ibabato na sana ni Aldous kay Elias ang dasal. Napalingon naman si Lucas kay Elias. Nanlaki ang mga mata niya. Dahil sa hindi malamang kadahilanan ay nagliliwanag ang buong katawan ni Elias. Naloko na. Ito na nga ba ang kinakatakot ko eh? Wika ni Mang Lucas sa kanyang isipan. At nang kapwa papasagod na ang dalawa, pareho niyang hinawakan ang mga kamay nito at sabay na itinaas papunta sa kalangitan. Ito lang ang natatanging paraan upang mapigilan ang kanilang orasyon. Matapos niyang gawin ito ay inihagis niya ang dalawa papalayo sa isa't isa. Parehong nawalan ng malay ang dalawang binata. At nang magising ang mga ito, nakita nilang nakaupo si Lucas sa isang putol na puno habang humihigop ng kape. Kaagad namang lumapit si Elias kay Mang Lucas. Magandang umaga po, guro. Ano po palang nangyari kagabi? Tanong ni Elias na siya namang ikinagulat nito. Bakit, Elias? Wala ka bang naaalala? Kamunti ka na kayong magkapatayan kagabi. At ikaw naman, Aldous. Hindi ba't naituro na sa'yo ni Nanang Thelma ang maaaring kainatnan sa paggamit mo ng dasal ng sibat ng mga arkanghel? Wika ni Mang Lucas, napayuko naman si Aldous at halata na naaasar pa din. Dito na napagtanto ni Mang Lucas na hindi karapat-dapat magpatuloy si Aldous sa kanyang pagsasanay. Ngunit kapag pinabayaan niya ito, maaaring mas lalong mapariwara ang buhay ng binata. At dahil sa ginawa niyong dalawa,
paparusahan ko kayo. Wika ng kanilang guro, hindi naman na sila umalma. Ang parusang ibinigay sa kanila ni Mang Lucas ay manguha ng mga halamang gamot sa loob ng gubat ng buong araw. Ang hindi nila alam, dito na magaganap ang isang hindi kanais-nais na pangyayari sa kanila. Habang nangunguha ng halamang gamot ang dalawa, may mga kalalakihang napadaanan sa kanilang lugar na pinagkukuwaan. Ang unang nilapitan ng mga ito ay si Aldous. Bata, pwede bang magtanong? Alam mo ba ang daanan papunta sa bayan? Tanong ng isa sa mga lalaki. Kaagad namang itinuro ni Aldous ang daanan. Sa pag-aakalang aalis na ang mga ito, kaagad na din siyang tumalikod at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ngunit laking gulat niya nang magsalita pa ang isa sa mga kalalakihan. Mukhang malayo-layo pa ang bayan. Bakit hindi muna tayo mag-almusal dito? Wika ng isang lalaki. Napalingon naman si Aldous at laking gulat niya nang makita niya ang anyo ng mga kalalakihan. Aswang ang mga ito. Akmang tatakbo na sana siya nahawakan ng isa sa mga kalalakihan ang kanyang damit. Sandali lang! Bitawan niyo ako! Mga walang ya kayo! Wika ni Aldous na narinig naman ni Elias mula sa kabilang dako. Hindi naman kalayuan ang kinaroroonan niya, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa kanyang kasama. Pagdating niya sa kinaroroonan ni Aldous ay nakita niyang sakal-sakal ito ng isa sa mga kalalakihan. Napalingon sa kanya ang isa sa mga ito. Uy! Tignan mo nga naman ang swerte. Mukhang mapaparami tayo ng kain ngayon, mga kasama. Wika nung lalaki, akmang tatakbo na sana si Elias. Ngunit pagkalingon niya sa kanyang likuran ay bumangga siya sa isa pang lalaki. San ka pupunta, bata? Dito ka lang. Wika nito habang nakangisi kay Elias. Nanlilisik ang mga mata nito. At ng mga panhong iyon ay pinangunahan ng takot si Elias. Kaya napasigaw siya. Guro! Guro, Tandang Lucas! Tulungan niyo po kami! Wika ni Elias. Ngunit bigla na din siyang sinakal ng lalaki at dinala sa kinaroroonan ni Aldous. Iginapos sila ng mga kalalakihang iyon. Naglabas ng patalim ang isa sa mga ito. Napapikit na lang ang dalawa dahil nakaamba na sa kanila ang kutsilyo. Ngunit, nagtataka sila kung bakit napakatagal tumama ng kutsilyo sa kanila. Nang idilat ni Elias ang kanyang mga mata, nakita niyang nakatingin ang mga ito sa iisang direksyon. Isa sa kanila ang bigla na lang tumilapon. Hanggang sa masipat ni Elias ang isang pamilyar na figura. Si Mang Lucas. Pakawalan niyo ang mga mag-aaral ko. Wika ni Mang Lucas habang papalapit sa mga kalalakihan. Apat na kalalakihan ang naroon ng mga oras na ito. Ngunit ang isa sa kanila ay napabagsak na ni Mang Lucas. Kaagad namang sumugod ang dalawa papunta sa kanya. At habang papasugod sila ay unti-unting nagbabago ang anyo ng mga ito. Hindi pala pangkaraniwang aswang ang mga ito. Kundi, mga aswang gubat
o mas kilala bilang mga talunanon. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang talunanon, sila ay nabibilang sa mga itim na engkantong kumikitil at kumakain ng tao. Kaya nilang magbago ng anyo kapag nasa loob sila ng kagubatan. Balik tayo sa kwento. Nang makalapit na ang mga ito kay Mang Lucas, sunod-sunod na pagsalakay ang kanilang ginawa. Kitang-kita ni Elias kung paano nahirapan ang kanilang guro. Ngunit, wala siyang magawa. Hanggang sa nakakita ng pagkakataon si Elias, nagawa niyang kalasin ang baging na nakatali sa kanyang mga kamay. Dali-dali niyang kinalas ang mga tali sa kanyang paa at kinalagan niya din si Aldos na noon ay walang malay. Hinimatay ito sa sobrang takot. Hindi naman siya napansin ng lalaking nagbabantay sa kanya dahil tutok na tutok din ito sa mga kasamahan niyang nakikipaglaban kay Mang Lucas. Binunot ni Elias ang kanyang punyal sa kanyang bewang at itinarak ito sa likod ng lalaki. Matapos nun ay kaagad siyang tumakbo papalayo bit-bit si Aldos. Ngunit sa kasamaang palad ay naabutan sila ng lalaki. Akmang sasalakayin na sila nito. Bigla na lang itong tumilapon ng napakalayo. Nakita ni Elias si Mang Lucas na nakatayo sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung paanong nakapunta si Mang Lucas sa harap niya. Dahil ang huling pagkakatanda niya ay nakikipagbuno pa ito sa dalawang mga talunanon. Nakaharap sa kanya si Mang Lucas, kaya nakita na naman niya ang mga mata nito. Ito yung mga mata na nakita niya nung minsang kumain sila sa isang karinderya. Ilang sandali pa ang lumipas. Laking gulat ni Elias nang bigla na lang bumulwak ang dugo mula sa bunganga ng kanyang guro. Pagkatingin niya sa likuran nito, nakita niya ang isa sa mga talunanon na sinaksak si Mang Lucas. Guro! Mang Lucas! Wika ni Elias. Ang buong akala niya ay doon na matatapos ang buhay ng kanyang guro. Ngunit, nakita niyang ngumiti ito at nilingon ang nilalang na sumaksak sa kanya. Hinawakan nito ang kamay ng nilalang at binali na parang isang manipis na patpat. Inihagis niya ito papunta sa isang puno. Matapos niyang gawin iyon, nilingon naman niya ang isa pa sa mga kalalakihan at kaagad ding nilapitan. Laking gulat naman ito nang biglang mapunta si Tandang Lucas sa kanyang likuran. Walang pagdadalawang isip na pinilipit ni Mang Lucas ang leeg ng lalaki. Napatayo si Elias dahil akala niyang tapos na ang labanan. Akmang lalapit na siya sa kanyang guro ngunit pinigilan siya nito. Diyan ka lang, Elias. Napakadami nila. Nariyan lang sila sa buong paligid. Wika ni Mang Lucas habang tinitignan ang paligid. Sinipat naman ng mabuti ni Elias ang buong kapaligiran. Nakita niya ang napakadaming anino na nagkukubli sa mga puno. Lumingon naman sa kanya si Mang Lucas at nagwika ng, "Elias, tumakbo na kayo. Lumayo kayo ni Aldos. Magmadali ka." Wika nito, ngunit nagmatigas si Elias. "Pero guru, napakadami po nila. Lalaban din po ako." Tugon ni Elias, ngunit tinitigan siya ni Mang Lucas. Sa pagkakataong iyon ay nagtayuan ang balahibo ni Elias dahil unti-unting nagbabago ang anyo ng kanyang guro. "Elias, kahit anong mangyari,
Tandaan mo, kailangan mong magpatuloy. Kahit wala ako, alam kong kakayanin mo. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Wika ni Mang Lucas na tila namamaalam na. Teka, sandali lang po, Guru. Hindi po ako papayag. Kung mamamatay man po kayo ngayon, paano ko po ipagpapatuloy yung mga kailangan kong malaman? Napakadami niyo pa pong dapat ituro sa akin, di ba? Kaya't hindi ka aring mamatay dito. Kung kailangan ko din magbuwis ng buhay, yun din po yung gagawin ko, Guru. Tugon ng binata. Hindi ganun kadali ang sinasabi mo, Elias. Gagamitin ko na ang huli kong alas. At ito ang totoo kong anyo. At kapag ginamit ko ito, hindi ko tiyak kung babalik pa ako sa pagiging tao o tuluyan ang sasakupin ng pagiging aswang. Pagpapaliwanag ng kanyang guro, dahil sobrang daming nilalang ang nakapalibot sa kanila. Alam din ni Elias na wala na silang pagpipilian. Hanggang sa tuluyan nang lumitaw ang mga talunanon na nakakubli sa likuran ng mga puno. Napakamalas niyo naman at napadpad kayo sa pugad namin. Tignan mo nga naman ang gabo ng si Lucas. Siniswerte talaga kami ngayon. Wika ng kanilang pinuno at kaagad namang nagtaas ng depensa si Elias. Nang mga oras na yon ay nagkamalay na din si Aldos. Nung una ay nagulat siya sa kanilang sitwasyon. Ngunit nang mapagtanto niya ang kanilang kalagayan, kaagad siyang tumayo at nagtaas ng kanyang depensa. Umalis na kayo dito, Aldos, Elias, habang may panahon pa. Wika ni Mang Lucas at kaagad na siyang sumugod sa mga talunanon. Mag-isa siyang nakipaglaban sa mga hindi mabilang na kalaban. Samantalang yung dalawa ay tila napako ang mga paa at hindi makaalis sa kanilang kinakatayuan. Nang mga panahong iyon, nasaksihan nila ang purong lakas ng kanilang guro. Halos hindi makalapit ang mga talunanon dahil sa tuwing hahakbang sila pasugod, kaagad silang tumatalsik papalayo. Nahati sa dalawa ang katawan ng mga ito sa bawat pagwasiwas ni Lucas ng kanyang kamay. Hindi inaakala ni Elias na ganito kalakas ang kanyang guro bilang isang aswang. Maging si Aldos ay tila natigalgal. Dahil parang baliwala lang kay Lucas ang kanyang mga kalaban. Sa tuwing hinahawakan niya ang mga ito, kaagad niyang hinahati ang katawan ng mga elemento. Gamit lang ng dalawa niyang kamay. Ilang sandali pa ang lumipas. Iilan na lang ang natira sa mga talunanon. Unti-unti silang umatras, kasabay ng isang banta kay Mang Lucas. Ito ang tatandaan mo, Gabunan. Hindi pa tayo tapos. Wika nito at kaagad ding naglaho sa dilim. Matapos nun ay bigla na lang bumagsak sa lupa si Mang Lucas. Kaagad naman siyang nilapitan ni Elias. Wala na itong malay at unti-unti siyang nagbalik sa pagiging tao. Guro! Guro, gumising ka! Pangiusap, huwag niyo po kaming iwan! Wika ni Elias habang niyuyugyog ang katawan ni Mang Lucas. Kaagad naman itong dinama ang pulso ng kanyang guro. Mahina na ang pulso ni Mang Lucas. Kaagad nilang binuhat si Mang Lucas papalabas ng kagubatan. At sakto namang malapit sa isang baryo ang kinaroroonan nila. Kaya naghanap sila ng isang lugar na pwedeng masilungan
habang ginagamot ang kanilang kuro. Swerte naman at may nakakilala kay Mang Lucas sa baryong iyon. Isang matandang magsasaka na minsan niya na ding natulungan. Pinatuloy niya ang tatlo sa kanyang munting kubo. At nang masigurado na ni Elias at Aldos ang kaligtasan ng kanilang guro, sabay silang lumabas ng kubo upang humanap ng mga gamot na maaaring ipanglunas kay Mang Lucas. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaisa ang dalawang binata sa layuning magamot ang kanilang kuro. Kailangan nating mahanap yung lunas. Ayoko mawala si Tandang Lucas. Marami pa siyang dapat ituro sa atin, di ba? Wika ni Aldos. Tama ka, Aldos. Kaya gawin natin ang lahat para manumbalik ang lakas ng ating guro. Tugon ni Elias. At nang mahanap na nila ang mga halamang gamot, kaagad na itong pinaghalo-halo ni Elias. Bumuo siya ng isang inumin na gawa sa katas ng mga nakuha nilang halaman. Pinainom ito kay Mang Lucas. At ilang sandali lang ang lumipas matapos noon. Nakita ni Elias na unti-unting pumapayapa ang itsura ng kanilang kuro. Kaya't naisip ni Elias na magpahinga muna sandali. Habang si Aldos naman ay naupo doon sa labas ng kubo. Ngunit, habang naroon siya sa labas, nakarinig siya ng isang tinig. Aldos! Aldos! Halika! Lumapit ka! Teka, sino ka? Magpakita ka sa akin! Tugon ni Aldos habang tinitignan ang buong kapaligiran. Napansin niya ang isang anino na nakatayo sa isang malaking puno. Kaagad niya itong nilapitan. Sino ka? Ikaw ba yung tumatawag sa akin? Anong kailangan mo? Sunod-sunod na tanong ni Aldos doon sa nilalang. Isa lamang itong anino pero naaaninag ni Aldos ang mga mata nito na kulay pula. Ikaw yata ang may kailangan sa akin. Hindi ba't gusto mong maging malakas at mahigitan ang binatang si Elias? Wika nito. Nanlaki ang mga mata ni Aldos sa mga sinabi ng nilalang. Bumalik sa kanyang isipan ang mga bagay na nagawa ni Elias. Dahil dito ay unti-unti siyang nakaramdam ng inggit. Sige, magsalita ka. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin para mahigitan ang kakayahan ni Elias. At syempre hindi din mawawala ang ating shoutout para sa video na ito. Lima lang muna ang isa-shoutout ko para sa video natin. Shoutout para kay Jasmine Espera, Edilberto Eram, Jenny Roque, Nestor Bauyun, at kay Nonoy Ribada. Maraming salamat sa mga comments niyo mga kaninuno. At para sa mga gustong ma-shoutout, comment lang kayo sa ating comment section at shoutout ko kayo sa mga paparating nating videos. Yan lamang. Maraming salamat. Paalam. Bye!